Hello friends, magandang hapon muli sa inyong lahat, no? Dito ako ngayon sa actually sa bundok. Nagpapahinga tayo ngayon. No, at isasabay na natin ang ating vlog ngayong araw na 'to para sa isang reaction video dito sa payag ni Attorney Larry Ganon. So itong si Attorney balak sa panang kaso itong mga ospital, no? Itong mga health or medical facilities na nagsasamantala dito sa mga pasyente dahil itong paggamit ng remdesivir ay sobra-sobra or overcharging ang ginagawa nila dito sa mga pasyente na to. So ngayong araw na to, nagre-relax lang muna tayo dito kasama yung mga kapamilya natin dahil dito bundok to, walang COVID dito, no? Kumbaga walang protocol dito, walang mga bidko. Wala, as in talagang malaya tayo dito, nagagawin ang ating mga dapat gawin dito. So napakaganda ng ano ngayong hapon na to, ngayong araw na to, magandang panahon, mahangin, no? Hindi ganong maaraw dahil palubog na yung araw. Overlooking yung city rito, yung mga municipality ng Karatiga bayan. Napakahangin ngayon, no? Maganda ang panahon, no? Hindi maulan, hindi ganong mainit. So simulan natin ang ating ano, ang ating reaction video dito kay Attorney Gadon. Ako ay nananawagan sa inyo na tulungan kami dito sa aming advokasya laban sa mga maling regulasyon ng DOH sa paggamit ng gamot na remdesivir. Napakarami na ng naging biktima niyan. Isipin nyo, napakamahal. Ang charges nila dyan ay magmula sa 12,000 pesos hanggang 28,000 pesos sa isang shot. So ang isang pasyente ko minsan nagbabayad ng 280,000 dyan sa gamot na yan. At ako ay nagpapasalamat kay Congressman Mike Defensor at kay Congressman... Imagine ninyo, no? Yung gamot, no? Napakamahal. Maabot ng 12,000 hanggang 28,000. Mahigit pa nga daw ito eh. Mahigit 30,000 pa nga daw ang halaga nito, di ba? Nabanggit natin to sa dati nating video. At kung ikukumpara mo to dun sa pinapropose ng CDCPH doctors na alternatibong gamot, yung ivermectin, 35 to 50 pesos lang halaga nito. Napakamura. Kumbaga ito eh, walang kikitain talaga dito yung mga doktor dito sa IBM na ito, yung ivermectin. Kumpara mo naman dito sa remdesivir na sinabi na nga ng WHO na hindi rin naman to epektibo dito sa prevention ng COVID o nitong bidko na to. So maraming kumikita rito ng mga hospital. So titingnan natin yan at ipapakita natin yung mga dokumento na hawak ni Congressman Marculeta at nila attorney tungkol dito sa mga abusadong mga facility ng mga hospital na to, mga doktor na nagre-reseta nito. So patingnan natin ulit, balikan natin yung video. Dante Marculeta na pareho kong mga idol na kanila itong isinusulong yung advokasya laban dyan sa pananamantala ng mga hospital at ng DOH sa ating mga kababayan na naging biktima nitong COVID. Ang remdesivir ay sangayon sa World Health Organization ay hindi mabisang gamot at ito ay kanila nang ipinatitigil sa paggamit, pero patuloy pa rin ang mga ospital sa regulasyon na ginagawa ng DOH na dapat ay remdesivir lamang kanilang isaksak sa mga pasyente na nahawaan ng COVID. Kaya ito ay malinaw na pagsasamantala sa ating mga kababayan. Kung nagkasakit na nga, kailangan pa nila maghirap magbayad. Kaya mga kababayan, tulungan nyo ako, tulungan nyo kami ni Congressman Mike Defensor at ni Congressman Dante Marculeta dito sa advokasya na ito. I-share ng i-share ang post na ginawa ni Congressman Mike Defensor. Tama po kayo, attorney. Talagang i-share po natin ang i-share yan hanggang makarating po sa mas maraming tao itong mga panloloko na ginagawa nila na to at pagsasamantala sa mga pasyente, no? So hindi lang natin sineshare yan, talagang yan ay pinapayag natin yan sa mga vlog natin, sa Facebook, lahat ng mga medium ng media na kailangang padaanin ito or ipalaganap itong mga informasyon na sinasabi nyo ay gagawin natin. In fact, nagawa na nga po natin yan at kung titingnan ninyo, talagang
pinagkakataan na itong pandemic na to. Kaya ang tawag natin dyan eh, scamdemic. Kaya hindi nakapagtataka na merong pitong araw, ilang araw lang sa hospital eh, umaabot na ng 200,000, may 700,000 na yung bill nila. Kasi napakamahal nung gamot na kanilang ginagamit na sinasabing hindi naman talaga epektibo to dun sa virus na yan o yung COVID na yan. Pinapakalap namin ngayon sa Facebook. Maraming salamat. Dinang media. Yan po na iniipon po namin, Kalari. Bigay po namin sa inyo lahat, pati yung mga resibo nila. Oo. Iniipon po namin sana na matulungan din po ninyo, kasama rin po kami, tutulong din po sa inyo, pero bilang kayo na rin po yung tumutulak ng ganitong advokasya sa mga kalusugan, ang ating mga kababayan, lalo na itong mga ginigipit, eh, kailangan po namin ng abogado para tumulong po dito sa problema nito. Nakita mo ano ha, lantaran na pagsasamantala ito sapagkat napakalaki yung agwat ng ano ng original price doon sa siningil sa kanila eh. Palagay ko kailangan matulungan mo ang ating kababayan, kami ng dalawang nag-iusap tayo na himayin natin ito. At alam ko hindi makaliligtas lahat yung mga hospital na yan, mga doktor, kahit na sila nagpapirma pa ng mga waiver sa pagkakataon. Ilang abogado, attorney, yung vitiated consent, hindi, ano, hindi tatanggapin ng korte, lalong-lalo na kung alam naman nila na, siyempre, kailangan ng pasyente, agong buhay halimbawa, mapipilitan sila na umawak sa panalim. Kaputol ko lang po saglit. No? Talagang habak po sa patalim kasi yun po ang akala ng mga pasyente o ng mga kamag-anak ng pasyente, yung kapamilya, na mamamatay na yung pasyente kung di iinom ng gamot na yan o walang ibang gamot na sinasabing para dyan. No? Although questionable pa rin po yung existence ng COVID sa sinasabi nga natin, pero gayunpaman, eh, meron nga pong ibang gamot na sinasabi ang CDC Doctors PH na to. So tama po itong mga sinasabi nila Congressman Defensor, sila Congressman Marcoleta, at itong si Attorney Larry Gadon na talagang itong mga hospital na to, eh, meron pong aabutang kaso po ito na isasampa nitong sila Attorney Gadon. So balik po tayo. Kaya napakalaki ng tulong mo rito, Attorney. Oo. Malugod kong katanggapin ang inyong inaatang sa akin na responsibilidad na ito ay isulong, no? Kakasuhan natin yung mga hospital na yan at yung mga personalidad dyan sa DOH. Kung sino man ang mananagot dyan ay talagang aking kakanagutin. At kawawa naman ang ating mga kababayan na nagkasakit na nga, eh kailangan pang maghirap para din sa pagbayad ng gamot na yan. Na napakalayo ng agwat ng ikinamahal sa original price nito. Yan ay talagang hayagan ng pagsasamantala. Walang kaluluwa yung mga tao yan. Isipin nyo sa hirap ngayon ng mga tao, walang trabaho, walang pera, tapos eh, pag nagkasakit eh, pagsasamantalahan pa ng ganyan. Yan ay hindi natin papayagan yan. At atin natin silang uusigin dyan. Kasama niyo ako dyan, kung Dante, kung Mike, aking ipagtatanggol ang aking mga kababayan. At talaga naman pinahirapan dahil dyan sa gamot na yan. Tama po yun. Yun, so yun po yung payag ni Attorney Larry Gadon. At nakikita po natin at narinig po natin na sasampahan po nila ng mga patong-patong na kaso itong mga hospital na to, itong mga doktor na to. At hindi lang po yan, maaaring sampahan din po nila ng kaso ang ilang opisyalis ng DOH at saka ng FDA. In fact, itong si Congressman Atienza, binatikos nga rin po ito at hinarap itong si Director Domingo dahil sinabihan niya po ito na parang basketball, no? Na pa-dribble-dribble, pinapasa ang bola dun sa Kongreso. Imbis na ribisahin, aprubahan itong sinasabing gamot na ivermectin para sa prevention itong COVID-19 na sinasabi nila na to. So kung makikita po natin eh, talagang meron pong mga tinatago, no, pinagtatakpan at pinapanigan itong ano, itong FDA natin. Kaya yan po ang hihimayin din natin yan, yung pahayag niya ni papakita natin yung payag ni Congressman Atienza para makita ninyo na kung paano sinabon itong CFDA Domingo. Meron tayong problema.
national problem, as I've said. Your family, my family, we are not in any way exempted from this threat to our lives. Itong virus na ito ay pumapatay. So ang tanong ko sa inyo, bakit parang wala kayong problema? You are dribbling, you're passing the ball, pinapasa niyo sa Kongreso ang trabaho. Kayo na nakaupo dyan, bakit hindi po ninyo bigyan ng aksyon ang isang gamot na overwhelming na ang prueba sa buong mundo? My colleague, Congressman Defensor, presented an incontrovertible and overwhelming evidences of how the situation warrants the use of ivermectin. Pero bakit po ninyo hindi inaksyonan to? Hindi po, Mr. Chair, Mr. Congressman, actually, lahat po naman ng nasa sa batas na maaari namin gawin para po mapabilis ang pagpasok ng bakuna at ng gamot, ginagawa namin. Ito nga pong ivermectin, tinitingnan nga natin, tinutulungan po natin yung mga kumpanya kung ano yung pinakamabilis na way na makaregister sila, whether CPR, ito pong DEU or yung EUA na sinabi nga po ni Congressman Defensor. At tinutulungan naman po namin sila, 2 linggo na nga po no, na nakatutok yung ating mga tao para po makakomply lang po dun sa mga requirements natin. Ngayon, naniniwala na ako, basketball player kayo, no? Dahil nagdi-dribble kayo eh. Hindi yan ang ginagawa nyo eh. Kagabi lamang sa news, meron na naman kayong announcement. Huhulihin ninyo ang mga doktor na magpe-prescribe ng ivermectin. Huhulihin ninyo ang sino mang magdi-distribute itong gamot na ito. Umaamin ako, ako'y isa sa mga tumutulong sa may hirap pagka talagang may problema sa COVID-19. I give them, free of charge, ivermectin. Sapagkat lahat ng binigyan namin so far, lahat ng tinulungan namin ay gumagaling. Kami nagbibigay din ng liangwa na pinagbabawal ninyo. Lahat ng binigyan namin ng liangwa ng mga mahihirap, gumaling. Yung bang data na yan, di nakakarating sa inyo? Mr. Chair, Congressman, yung liangwa po, registered po yan sa FDA. Nag-register, approved po yan ng FDA dahil sumunod po sila at na-submit nila lahat. So ang gusto lamang naman po namin ay yung gamot na nadidistribute, eh sigurado lamang po tayo dun sa laman niya para lang po for the everybody's safety lamang naman po, kaya po kailangan lang dumaan dun sa proseso ng pagrehistro ng produkto. Katulad po nung Lianhua, last year pa po yan ay dumaan po sila sa proseso at na-approve po yan. Talaga po siyang maaari po siyang gamitin. Na-approve pero hinuhuli po ninyo. Meron pa, may pananakot kayo. Ang doktor na magpe-prescribe, huhulihin nyo. Re-ready ninyo yung pinanggagalingan ng gamot. Nakausap na po ba ninyo si Dr. Agbayani? Andiyan po ngayon kasama natin eh. Opo. Nakausap ninyo? Yes. Did you bother to talk to him? Si Dr. Agbayani po eh, kilala ko. At katulad po na sinabi ni Congressman Defensor kanina, kinlaro naman po ng FDA na ang doktor ay may karapatang magreseta, no? Kahit naman po off-label use yun, although we don't encourage it, it is not illegal. So never naman po nagsabi ang FDA na mahuhulin po kami ng doktor. Ang bawal lang po yung magreseta ng gamot na panghayop na irereseta sa tao or ng gamot na hindi po rehistrado. Again, nagdi-dribble na naman kayo. Ang pinag-uusapan natin yung ivermectin para sa tao. Hindi, wala tayong pinag-uusapan para sa hayop. Don't bring the subject to another plane. Hindi natin dapat i-prescribe ang para sa hayop. Pero yung para sa tao, hindi nyo dapat pinipigil at hindi nyo tinatakot at hindi nyo nire-raid. Kayon dahilan, kaya hindi po makakalat ang gamot na ito sapagkat hindi nyo pinapayagan ng mga ospital eh. Meron lamang kayong 2 pinayagan. So my question is, why allow it with 2 hospitals and not allow it nationwide? Para po naman yung benepisyo na alam na natin. Ako'y nakinig kay Dr. Agbayani. Malinaw po yung paliwanag niya. Ako'y nakinig kay Dr. Landrito. Napakalinaw ng kanyang paliwanag. Kayo po ba'y nakikinig sa kanila? Opo, ang issue lang naman po kasi hindi pa rehistrado yung gamot dito sa atin at undergoing registration pa. Kaya kailangan po yung hospital will take responsibility for the medicine that they use at yung doktor din po. I don't think you are clear on your mandate, doctor. Are you a doctor? Opo, I am. I'm a professor din po ako sa UP kasama nila doktor. Okay, congratulations. Then you are very learned. But the point is, I don't think you have the compassion that people are now feeling in the communities, in the homes of our country. Dahil ang inyong trato sa ivermectin ay parang ito'y illegal na droga. Parang bagang ito'y shabu
na dapat iwasan. Why don't you encourage? I have not heard anything from you from the beginning of this issue na encouraging people na mga mahihirap, lalo na kung meron kayong sandaan, meron na kayong gamot laban sa COVID. Pero kung susunod kayo sa mga binilang ni Congressman Defensor, ay libo-libo ang kailangan ninyo. I cannot understand your logic, Doctor. I don't think you're the right person to handle the FDA. Well, maybe Dr. Agbayani will make a better administrator than you. I am angry and I am frustrated, and now I am angry as a citizen, not only as a congressman, because you are not doing your job. You are making me, all of us wait, and the nation wait. Sabihin niyo, nagtatrabaho kayo. Nagtatrabaho, dapat huwag kayong tumigil na trabaho. In 72 hours, you should decide. Is ivermectin bad? Sabihin niyo. Is ivermectin acceptable and a possible solution? We're looking for possible solution. Sabihin niyo. Why are you not making any public statement on ivermectin? Ang mga tao ngayon, nagpapainit na lang sa araw, pupunta sa tuwing dagat, at nagsusoob na pinagbabawal din ng DOH. At humahanap ng paraan on their own, sapagkat wala pong pera ang tao at ang mga ospital naman ay gumigibap. Alam niyo yun, di ba? Ang mga ospital gumigibap na. Ang dami kong kakilala na matay sa labas ng ospital. Doon na lang sila sa teheras. Doon na lang sila sa bangko sapagkat wala na rin kwarto rin sa ospital. The point is, we are not only at war. We are not only under a state of emergency. This is a situation where people are looking for solutions themselves and not coming from government. Kaya ang nasisisi po rito, madalas, ang Pangulong Duterte, ang national government. Pero ang totoo, ang nagkukulang dito, Department of Health and the FDA. Yan dalawang ahensyang yan, dapat siyasati namin ano ang pagkukulang nyo at panagutin kayo sa korte. So hanggang sa muli po, maikli lang po ang ating vlog ngayong araw na to. Ang inyong lingkod po na si John Wick, no? Ito po, tingnan po ninyo ang ating paligid, no? Napakaganda ng view natin dito. At nagre-relax muna po tayo ngayon dito. At makikita ninyo, walang COVID dito. At talaga namang questionable sa atin ang existence ng COVID na to. So hanggang muli po, ang inyong lingkod na si John Wick ay nagpapaalam. Hanggang sa muli po. Salamat po.